dahil po sa kalawang na gamit. Naku, yan po ang inyo pong aabangan sa pagbabalik ng Face to Face. Kasusunod nga, yung mga cutics mo naman sticky na, huwag mo nang ilagay sa paa yun. Baka yun pa ang dadala ng infection, ha? Palagi so, yan pa ang paalala ko lang sa'yo. Baka sa susunod, magmamanicure ka or magkakarnik na naman ang paa, parang awa muna. Face to Face would like to thank AXN Time and Shades, Placenta by Samstrip, EC27 Guava Plus Organic Soap, effectively controls 27 skin problems, F101 Direct Sales Apparel and Shoes, Danny and RC Hernandez of Twin Princess Gems Theater Mall, My Minami, galing ng quality, Kape Alerto, alerto ka sa isip, salita at sa gawa. Kayo pa rin po ay nakatutok sa Face to Face. Nagsimula po ang gulo sa kinakasangkutan ni Aling Baby nang namaga po ang daliri sa paa ni Raul na kanya pong nilinisan. At sabi naman ni Raul, madumi daw po ang mga kagamitan ni Aling Baby. Ang sagot naman ng manikurista, madumi naman ang kuko ni Raul at makulit siya pag nililinisan. Pero meron pa pong isang biktima. Itong si Aling Baby na lumutang. At ito naman po ay si Aling Evelyn na may kahilintulad din po ang problema na kagaya kay Raul. Na kung saan po kaya mapupunta ang gusot na ito na nagsimula po sa namagang kuko. Ito na ang pagkakataon mo, Raul, para sa iyong huling hirit. Anong mensahe mo para kay Aling Baby? Isang advice ko lang, kasi matanda ka na, so kailangan kamalabo na yung mata mo. So, tigilan mo muna yung pagmamanicurista mo or kung gusto mong magmamanicure ulit, kailangan talagang malinis yung mga gamit mo. Sa susunod nga, yung mga cutics mo naman sticky na, huwag mo nang ilagay sa paa yun. Baka yun pa ang dadala ng infection, ha? Palagi so, yan pa ang paalala ko lang sa'yo. Baka sa susunod, magmamanicure ka or magkakarnik na naman ang paa, parang awa muna. Tigil mo na yung pagmamanicurista mo. Kung gusto mo, magtinda ka na lang ng kangkong at saka... Ikaw na lang kaya, magtinda ng kangkong! Ikaw na lang kaya! Paringge, ikaw na lang kaya yun sa'yo! Akin sa'yo yun! Ay, hindi, bakit sa akin yun? Bakit ako magtinda ng kangkong? May tindahan naman ako! Ay, bakit sa'yo yung artista? Hindi ako bakit doon! Bakit sa'yo yun? Sandali lamang po! Sandali lamang! Sa ating po mga panauhin ngayong umaga, Aling Evelyn, Raul, importante po na mapakinggan nyo sa puntong ito ang sasabihin po ng ating mga trio tagapayo. Isa-isip po ninyo ito at isa puso. Makinig po kayong mabuti. Simulan natin kay Attorney Mossing. Attorney? Yamang ito naman ay nag-umpisa sa profesyon o sa trabaho, hanap buhay ni Aling Baby. At si Raul naman ay... nagpapaayos ng kuko. Eh, wala naman pong masama doon sa pinagmulan nitong insidente. Itong sitwasyon na ito po pwedeng maayos sa magkabilang panig. Magbigayan lang yung magkabilang panig ay maayos na po itong problema. Yan po naman. Thank you. Maraming pong salamat, Attorney Mossing. Dr. Camille? Sa puntong ito, no, kung sakasakali po ang mga manikurista ay may mga pagkakataon, ay kumonsulta po sa mga doktor. Kasi hindi po pwede yung mga nadinig-dinig nilang nakape. Baka nga umabot sa tsaa, tawas, baka pagtulo pa po ng kandila, eh magkaroon ng pamamagayong inyong mga paa at mga kamay, eh mahirap po yung nagsiself-medicate. Dahil hindi naman po pwede na porke nadinig nyo na ganito na ho, ay tama ho yung pamamaraan na paggagamot. Kaya wag po kayo na basta-basta nagagawa lang po ng hakbang para sabihin na natin sa tamang, sabihin nyo, hindi, ito ang tamang pamamaraan. Dapat nyo pong intindihin na meron po tayong mga doktor na pwede pong konsultahin sa ganitong klaseng mga, sabihin natin, sa aksidenteng nangyayari. Maraming pong salamat, Dr. Camille. Reverend Sonny? Aling Baby, Raul, napakinggan po ninyo ang payo nila, Attorney, at saka ni Doktora. Ito po ay naayon sa ating doktrina sa simbahan po na bawat nilikhang tao ay may karapatan at tungkulin na alagaan po ang kalusugan
ang pangangatawan at ang buong buhay ng isang tao. Kaya ang bawat isa ay may karapatang alagaan. Ha? Ingatan ang buhay ng kapwa. Kung iniingatan mo ang paa at kamay ng iyong client, ay ingatan mo rin kahit sino sa buhay. Okay? Sana mangyari ito sunod. Maraming pong salamat sa ating trio tagapayo. Hangad din namin dito sa face-to-face na Raul, Aling Baby, matuldo ka na po ito, maayos at magkaroon po ng resolusyon itong problema po ninyong ito. Handa po ba kayo na magkaroon ng kapatawaran, magkaayos kayo? Aling Baby, bilang kayo po talaga naman ay inaamin ninyo na nasugatan nga po ninyo ang paa ni Raul at ni Aling Evelyn. Pasensya ka na. Hindi na mauulit sa inyo. Talagang hindi, kasi hindi na magpamanit ko. Aminado naman po kayo na hindi nyo naman po sinasadya ang nangyari at ito'y aksidente. Aksidente lang po yun. Nag-sorry na si Aling Baby, Raul. Tinatanggap mo ba, Aling Evelyn? Oo naman. Okay. At least nagkabati na kayo. Pero tanggap na rin ba ni Aling Evelyn na natanggap po nila yung pag-sorry nyo, pero hindi na raw sila muna sa inyo magpapalinis. Okay lang sa akin. Okay lang din po. Sa akin eh. At mapapangako nyo po ba sa amin na magiging malinis na yung mga gamit nyo at yung tuwalya po ninyo? Hindi kasi ngayon yun, nagamit ko na ho yun dito. Ngayon, kaya marumi ho yun ngayon. Okay. Pag nilinis po nyo yung tuwalya, magpapalinis ako sa inyo mamaya. Taray! Kapag na-impeksyon ang mga daliri at hindi na po maagapan, baka ospital pa ang ating pong kahahantungan. Kaya mas mabuti pa na magsigurado po tayo. Maraming salamat sa aking co-host na si Hans Martel sa Dance Squad! Sa ating pong mga bouncers na sina B1 and B2, ang ating mahal na trio tagapayo, sa ating pong espesyal na panauwi na si Dr. Lisa Ong. Sa ating naman pong mga sausawero at sausawera. At higit sa lahat po sa ating mga panauhin na ibinahagi po ang tunay at totoong kwento ng kanilang buhay. Lagi po ninyong tandaan, ang lahat po ng problema ay pwedeng mapag-usapan ng maayos. Welcome na welcome po kayo dito sa Face to Face para mapag-usapan po natin ang mga bagay na gumugulo po at bumabagabag sa bawat isa sa atin. Ako po ulit ang inyong Chang Ami na lagi nagpapaalala, ang problema pwede mong tawanan pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin face to face. Para po sa inyo to, mga kapatid. Pakiawan, please. Please. Sandali lang po.